di ba, pango, mga kapango dyan. So, welcome to our vlog. Alam niyo na po kung bakit kami nandito, di ba? Onting tips regarding sa ating mga alaga. Lalo na yung mga mahilig sa mga aso. Di ba? Sa mga mahilig sa dog. So, bigyan lang po namin kayo ng onting tips kung paano nga po mag-alaga ng ng asong buntis. Ayan po, kung paano po mag-alaga, diba? So, I have 46 days pregnant puppy here. So, 46 days pregnant na po si Pangs. Ayan po si Pango, diba? Ang cute-cute niya. So, ilang days na lang ang aantayin. So, mga 2 weeks para po siya ay manganak. Wow! So, paano po ba alagaan to? Diba? Onting tips lang po sa mga mahihilig. Ay, mag-walk out na siya. Una po, sa pagkain. So, once po nag-pastad po tayo, or ibig sabihin, pag pinag-mate na po natin ang ating mga, ang ating mga aso, kailangan sila ng puppy foods. Bakit nga ba puppy foods? Kasi ang puppy foods po ay mataas po yan sa protein. Diba? Kasi, ano ba pagkain mo? Katulad di kasi, pinapakain ko po siya ng pedigree po, puppy. Diba? Yan po, pinapakain ko po sa kanya. Hinahaluan ko po ng masustansyang gulay like malunggay, kalabasa, and carrots. Yan po yung pinapakain ko sa kanya. So, iba na po rin yung diet kasi haba pong tumatagal ang pagbubuntis nila, so lalo po silang tumatakaw. So, before, 2 times a day ko lang siya pakainin. Ngayon po, 3 times a day, minsan 4 times a day. Pero, depende po yun sa aso kasi eto talaga, tatahulan ka pag nagugutom na siya. So, pangalawa, di ba po, sa vitamins. So, ano pong vitamins ang binibigay nyo? Nagbibigay po ba tayo ng vitamins sa aso? Ha? So, ayun po. Di ba? Sa aming pang vitamins po is Puppy OB. Ito po. Yan po yung vitamins na pinapainom ko po sa kanya. Di ba? Pero, mas maganda po, magpa-consult po tayo sa vet. Kasi sila po yung magbibigay ng tamang vitamins para sa ating aso, lalo na sa small breed at saka sa mga malalaking breed na aso. So, katulad po sa akin, dalawa po yung buntis ko ngayon. Isa po si Cassie, isang Shih Tzu at isang Dobby. So, 2 weeks na po siyang na-stud. So, kailangan po siya sa boat. Diba po? Ganun po siya para po mas ano po, nasustain po ng katawan niyo yung kalakasan at maging sa puppy po para healthy. Diba po? Pangatlo, kailangan may time po tayong pag-exercising sila. Ibig sabihin, may time po tayong ilabas sila pag-ilakad ng kahit mga 10 minutes lang. Kasi po ang puppy o ang aso pong buntis, tamad na po yan, mahilig na lang silang matulog, kumain, eto po, ganyan, pumunta sa ilalim at matulog. Ganyan po sila. So kahit mga 10 minutes lang, bigyan po natin sila ng time para makapaglakad-lakad, makapag-exercise. Nang sa ganun, hindi po sila mahirapan manganak or mag-labor. So, yan lang po yung onting tips na aking maibibigay regarding po sa aking mga alaga. Di ba, Pangs? Ayan, Pangs! Di ba? Ayan, oh. Oh! So, marami pa po kung ano ibibigay na idea. Basta tune in lang po sa aming YouTube channel. Don't forget to subscribe and like. Ayan pa!